pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, binabuntan natin ngayon si San Martin ng Tours. Hindi San Martin de Porres, hindi San Martin ng Tours. Ito po ay obispo ng Tours, Italia. Italiano po ito. Ano ba maging karapat-dapat ay gumanap pagkisiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa ko nagkasala sa isip, sa lita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal ni Virgen Maria, sa lahat ng mga mayroong mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Awag tayo ng mga pangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama namin ang mga pangyarihan, sa paumuhay at pagpanaw ng obispo si San Martin, ayong kadakilaan ay nagniningning, ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingam sa aming loobin. Upang kamabayan man o ang buhay ay huwag magkapag-iwalay sa amin sa pag-ibig mo. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Juan. Hirang na din na. Labis ko ikinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa iyong mga anak alinsunod sa utos sa atin ng Ama. At ngayon, di na, ako'y mahinihingin sa iyo. Hindi isang bagong utos ang isinulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na simula pa rin na sa atin na magtibigan tayo lahat. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon, panguna. Mamuhay kayo ayon sa pag-ibig at ito'y ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, ang mga taong hindi nagpapahayag, na si Kristo ay naging tao. Ang gayong mga tao ay magdaraya at anti-Kristo. Mag-ingat niya kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong pamtan ang gantimpala. Ang hindi na narating sa turo ng Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay hindi pinamanahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ngunit, dalawang babae gumigiling ay ganun din po, kukunin yung isa at iiwan ang isa. Ibig ko sabihin, yung pagdating na anak ng tao, katulad ng pagdating ng kamatayan, ay wala pong warning. Walang warning. Paari kung minsan may sinasabi sa atin na may mga signs, pero later on na lang natin napagtutugma-tugma. Pero doon mismo sa pagkakataon na yon, hindi maliwanag kung yung signs na yon ay talaga signs ng pagdating ng kamatayan. Wala namang makalagay dito na katulad din yung bawa sa basketball. Sasabihin sa iyong last 2 minutes ka na lang. Wala. Walang magsasabi na magbebel para masabi na at sarapin sa iyo na meron ka na lang isang araw. Kahit na kumisan sinasabi nung mga sinasabi ng mga doktor, may 6 na buwan ka pa. Pero gawa ng karamdaman, well, hindi naman exactly masasabi natin na 6 na buwan. Ibig sabihin, most probably, but not exactly. So wala po ang tawagin nga po natin ay grand entrance ang pagdating ng anak ng tao ni ang pagdating ng kamatayan. Yun ay bahagi sa ordinaryo nating pagkilos na kutilingan po natin ay kung dumarating na ito'y bahagi naman ng ating buhay. Ordinaryo. Katulad ng ordinaryo ginagawa tulad ng pinamani ko sa banal na kasulatan. Katulad na nabanggit, pagtulog, pagigilin, pag-aaraw, yun ay ordinaryong gawain ng mga Hudyo. So, ganun din po, na kung saan ay huwag natin kalimutan, kaya yung panayan ay pinapapanig niyang pong may kapal. Sa ating pagtubon sa kanyang panawagan, ay isang panayan namin na kinakailangan ipakita natin ang ating pananampalataya sa ordinaryo nating pagkilos sa daigdig na ito. Kaya isawag na natin ang maging bahagi ng ating buhay. Kaya dapat din, may mga pagkilos tayo sa araw-araw na huwag natin kalimutan na nawa ay maging bahagi na ng ating pagtugon na Hindi na natin magkaroon ng pag-i-scramble kasi narinan na yung pag-ahari ng Diyos, nandiyan na yung pagdating ng kamatayan. Kasi bakit pa? Ginagawa na natin yung ating pang-araw-araw na pagkilos. Kaya nga po yung ating hamon, muli, babalikan natin yung tatlo. Sabi nga natin na yung pag-ahari ng Diyos sa doon sa acts of piety, pananalangin. Acts of charity, yung pagtulong sa kapwa, spiritual works of mercy, corporal works of mercy. Yung kawang-gawa o matawagin natin yung gawaing pang-espiritual, spiritual exercises na magdudulot sa atin ang pagtulong natin ang ating kapwa. At yung pangatlo,
na yung tawagin natin yung Acts of Penance, na nawa po ay maging bahagi ng ating pang-araw-araw na pagkilos. Piety, charity, penance. So, matutusin ko ay bahagi muna dapat ay tawagin ako ay yun na yung aming pangalawang balat sa pagkilos natin sa waiting nito. Maging bahagi na ng aming pang-araw-araw na pagkilos, na kung yun ay ginagawa natin ay anong oras, anong minuto ay hindi natin ikababahala ang pagdating ng kamatayan o ang pagdating ng anak ng tao. Kaya napakahalaga, napakahalaga po yung mga gawain na ito na kung saan po ay maging bahagi po ng ating pagtugon sa panawagan ng poong Megapang. No? Kaya ngayon patuloy ng pagdaya, kaya po limbawa yung, well, hindi naman kinakailangan natin maging extraordinary. Tulad pa yung Acts of Piety, magsisipa pag-araw na linggo. Yung magdasal ka bago at pagkatapos kumain. Yung magdasal ka bago matulog o pagkagising. Yung magdasal ka bago ka lumabas ng bahay. O pagdating mo ng bahay. Yan po yung mga simpleng pagkilos na kundi ang po natin ay kapag nasanay tayo, ay nagiging madali. Acts of charity. Yung pagkiluso natin kung corporal works of mercy. Well, patuloy nating pane, second corporal works of mercy, alitman doon. Na pwede nating ibahagi. Well, yung paglibing sa mga patay. Yung console the sorrowful, lalo-lalo na ngayon na inyong kasamahan ay nawala na sa daigdig na ito. Eh, bahagi yun na kung saan ay huwag natin kalimutan. Acts of penance. Siguro, instead na kayo mainis kasi walang tricycle na dumaraan. Ano gagawin nyo? Instead na mainis kayo, maglakad kayo. No? Acts of penance yun eh. And then, ialay ninyo. Panginoon, inialay ka po itong maglalakad ko. Instead na wala na kayong ginawa, kundi magmura. Kasi walang tricycle. Hindi. At ito po, ito ang tanong ito. Na patuloy natin, kapag po ito'y naging bahagi ng ating pagkilos araw-araw, araw-araw, hindi lang ang pag-birthday ninyo. Kasi kapag ginagawa nyo na ito pag-birthday ninyo, ay hindi po yan, hindi po yan kung tawagin natin ay second skin. Yan ay for a special occasion lamang, hindi po. Yung ating pananampalataya ay isang pananalig na kung tutusin po ay ginagawa namin pang araw-araw na may isang nagumpara po natin. At kapag po nasanay tayo din na hindi na po mahirap. Hindi na po mahirap na makita natin yung pagkilos na pagdating ng anak ng tao or in some way or another ang pagdating ng kamatayan. Eh, pag ko binabanggit yung pagdating ng kamatayan sa pagdating ng anak ng tao, simply most likely, before the second coming, ay magkaroon ng katotohanan. Baka mauna pa yung ating kamatayan. So, kaya, yun din, pareho rin yun. Ano yung kahinatnan noon? Ay, hindi yung makita natin ang ating amang nasa langit. Makita natin si Yahweh. Makaharap natin siya ng harapan. Matagpuan natin siya face to face.
sa kanyang kaharian sa daan. Kaya ito po yung panyayan na ipinamanig ko sa atin sa unang pagbasa. Sa unang pagbasa po ay ipinapahanyaya sa atin ni San Pablo sa sulat ni San Juan. Sa sulat ni San Pablo ni San Juan. Anong sabi niya? No? Ay hindi isang bagong utos ang sinusulat ko sa iyo kundi ang dating utos na simulan pa yung nasa atin na ano yun? Mag-ibigan tayong lahat. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noong una. Pamuhay kayo ayon sa pag-ibig. At yun po yung dahilan. Acts of piety. Why? Pag-ibig. Acts of charity. Pagka tutulong sa kapwa mo, bakit mo ililibing ang mga patay? Pag-ibig. Why do you console the sorrowful? Pag-ibig. Bakit ka magtitiis na huwag magmumura? Pag-ibig. Alamaman natin lahat ng aming gawain at lahat ng pinagutos sa atin ay nakabahay sa pag-ibig. Kaya ang panyayan ay pinapahayag sa tuwing may kapahit. Pag-ibig. Yun po yung pinaka-common denomination ng lahat ng ating pagkilos. Medyo inilagay ko lamang po sa tatlo. Acts of piety, acts of charity, and acts of penance. Pero yung patuloy na hamon ay pinapapanig sa amin ang tuwing kapahit. Pero kung may gumarating ang pagkakataon, nagagawa ako natin ito, huwag natin kalimutan. Ano? Huwag natin kalimutan. Halimbawa, ngayon, yung gawain ni Yahweh sa dayo, ano yun? Acts of piety yun. Kasi bakit? Pinupuri natin si Yahweh sa dayo. Kaya, kapag nakagawa kayo ng alinman sa mga bagay nito, araw-araw, magpapasalamat tayo. Magpapasalamat tayo. Bakit? Sabagat, pinagtitibay natin. Pinagtitibay natin yung ating kahandaan sa pagdating ng anak ng tao. Pinagtitibay. Kaya hindi yung magiging special occasion. Yung pagdating ni Jesus, hindi magiging special occasion yung pagbunaw ng daigdig. Bakit? Ay, sinasabuhay natin araw-araw. Bahagi na ng ating pagkilos. Kaya bahagi yun ako sana eh, doon na tinigit na natutugunan yung paanyayan na pinapahayag ng ating kong ikapal. Kaya pagkabisan yung iba, eh, doon sila gugulat ng bakit. Eh, hindi sila nakapag-practice. Hindi nila napagpapulisan yung mga dapat nila sa katupad. Sa pagdating ng anak ng tao, sa pagdating ng tama. Kaya anong ginagawa? Cramming. Nagmamadali. Hindi yung wala man kung ano yung gagawin. Kasi bakit? Eh, hindi yung kasi yung kanilang buhay na inilangan sa daigdig na ito. Kaya po, ito po yung bahagi na huwag natin kalimutan. Magpasalamat tayo. Magpasalamat tayo sa mga pagkakataon. Kung alinman sa mga ito, ay nagagawa natin araw-araw. So, isa po sa maliwanag ng pagkilos natin, sabi nga natin, narito ang pag-aari ng Diyos. At nasasakay tayo na gawin ang mga bagay sa pag-aari ni Yahweh El Shaddai.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ang kalugtan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng Panginoon. Ama namin lumika, pakabanalin mo ang aming mga alay sa paghahain namin ngayong hinugunita si San Martin. Upang sa bawang mo ay namin araw-araw itaguyod kami ng hirap at ginawa sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon ng ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay naglilingkod sa piling ng mga banal na ipinadala mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang awaran namin ng araw-araw at katawan sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mo sa Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila yung mga saksi ng pananalig sa iyong gagalanggani sa kararangal mo. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang pais na nakatag. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi naman ang matapos ang apo na ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aming dugo ng bago at walang kantipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Kaysa ni Francis, ni Benaventura, at ang tanang kapareyan. Alalahanan mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawaan pag-indapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ilan ng Diyos. Kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karanakal mo sa mga magitan ng anak na aming Panginoon, Jesus Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo kasama sa Kanya lahat ng parangang papuri sa iyo. Diyos sa mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Amen. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw,
ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kamahamakan. Samantala namin pinanambigan na kilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Cristo. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo at pasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa isang salita lamang ay gagaling niya ako.